Hi guys! Welcome back po dito sa aking channel. For today's video, re-reviewin po natin ang Nissan Navara EL Automatic Transmission. 2.5 po ito. Dito tayo nag-intro sa loob ng sasakyan dahil sa labas, may pa-music si SM. Baka po makapiright tayo. Nandito tayo kasama natin si Sir Edison at Sir John. Yan, kung meron kayong mga katanungan or nagbabala kayong bumili ng kahit anong sasakyan ng Nissan, sa ayan po? Yes po, ito po, kami po ay Nissan Commonwealth dealer po, SJDM din po. Kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayong mag-direct dito sa amin sa display po sa Isintong po. Pwede nyo rin po kami kontakin sa mga details po namin na ibibigay po namin dito sa baba po. Ayun po, magpapasko na po. Bili na po kayo. Sports edition po ng Navara. Napakaganda po. Maraming salamat po. So ayun guys, nagkamali ako ng aking intro. Ano pala siya? Nissan Navara EL Sports Edition. So ayun guys, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin ang pagre-review. So guys, ito pong nire-review natin ay ang 2021 Nissan Navara 2.5 EL caliber Automatic Transmission Sports Edition na 4x2. Ang price po nito ay 1,315,000. At may kasalukuyan po silang promo na ang DP po ay 35K lang. Under the hood is a 2.5 liter, 4-cylinder inline, double overhead camshaft, 16 bulb, variable turbocharger with intercooler. Ito po ay mayroong maximum output na 163 PS at 3,600 RPM at may maximum torque na 403 Nm at 2,000 RPM. Ang transmission po nito ay 7-speed automatic with manual mode. Chrome po ang front grille nito at nandito po sa loob ng Nissan logo yung front camera nito. Ang headlamps po nito ay halogen multi-reflector. Pero yung 4x4 po na variant nito na EL din Sports Edition, LED projector ang headlamps with daytime running lights. Halogen din po itong kanyang fog lamps na may chrome accent at meron din po itong front skirt. 18 inches alloy wheels. Siya nga pala guys, iba po yung design ng mugs nitong Sports Edition kumpara sa ibang variants nitong Nissan Navara. Ang size po ng gulong nito ay 255/60R18. Ang front suspension po nito ay independent double wishbone with coil spring and stabilizer bar. At ang rear suspension naman po ay multi-link coil spring with stabilizer bar. Chrome po itong power adjust and power fold side mirror nito with integrated turn signal lamps. At may camera din po dito para po yan sa 360 degree panoramic view. Isa yan sa magandang features ng sasakyan. Mas madali po kasing mag-park pag meron kang 360 degree view camera. May 2.5 DDTI VGS turbo sticker po dito. Side step na may gunmetal finish for more sporty looks. Chrome door handles. May caliber sticker din po dito. LED po ang rear combination lamps nito. Nandito po yung kanyang reverse camera. LED din po ang high mount stop lamp nito. At pole type naman po ang antenna. Nasa ilalim po ng third brake light yung kanyang cargo lamp na LED din po. May EL emblem po dito. At Navara naman po dito sa kabilang side. So guys, meron na po itong bed liner. So ayan, hindi mo na siya kailangan bilhan pa ng bed liner dahil itong Nissan Navara Sports Edition ay meron na po siyang kasamang bed liner. Body color din po itong guard frame ba or pillar ba tawag dito. So ayan guys, kung ano pong tawag dito, please comment down below para makorek nyo ko kung mali ba yung sinabi ko. At bago natin makalimutan, meron po itong rope rails.
Dito naman po tayo sa interior. Plastic po itong part na to. Chrome po ang door handle. Ito po yung adyasan ng mismong salamin ng side mirror. Ito naman po yung button para po sa auto fold ng outside mirror. Door lock and unlock button. Power windows. Simple lang itong buttons ng mga bintana pero solid. May silver accent po dito. Itong door armrest guys, leather po with stitching. Storage, cup holder, speaker. Manual adjust po itong driver seat. Fabric po ang material nitong upuan na parang gamusa yung texture. Nandito po yung bukasan ng gas tank, cup holder, aircon vent. Itong steering wheel leather up po. With stitching. May chrome accent dito. Nissan logo. Simple lang ang steering wheel nitong 4x2EL Sports Edition. Walang kahit anong button. Pero yung 4x4 guys na Sports Edition, meron siyang cruise control at marami pong buttons sa kanyang manibela. Meter cluster. May tray po dito at may power outlet. Nandito po yung kanyang hazard button sa pagitan nitong dalawang aircon vents. 6.75 inches touchscreen audio system. Pero guys, yung 4x4 Sports Edition, 8 inches po yung audio system nun. At Apple CarPlay and Android Auto compatibility na rin. Manual po ang air conditioning system nito. Front defogger, rear defogger, at ito guys, dapat lagi itong naka-on kung ayaw nyong pumapasok yung amoy ng labas dito sa loob ng sasakyan. Itong mga buttons na to guys, control yan kung paano nyo gustong lumabas yung lamig mula sa aircon. So guys, desusi po ito, wala po itong push start button. May power outlet din po dito. Card holder or coin holder. Baba tayo konti. Pwede kang maglagay dito ng cellphone while charging dito sa USB port. Shifter. Malambot naman itong buttons niya. Piano block finish po itong part na to. Chrome naman ito. Park, reverse, neutral, drive. Ito yung button para sa cargo lamp. May dalawang cup holder dito. Console armrest. Medyo maliit lang ang compartment nito. Pero may power outlet po dito sa loob. May grab handle doon, doon, at doon. Buksan natin itong glove box. Itong front passenger sun visor, may salamin at ilaw po. Same dito sa, ay nahulog. May ilaw din po at salamin din po itong driver sun visor. May ilaw dito. Sunglass holder. At another light here. Itong rear view mirror guys, auto dimming na with monitor. Kita nyo naman diba? Nakalagay camera, zoom natin. Ay, ayaw mag-focus.
Basta guys yan, may camera yan, may monitor yan dyan. Dito naman po tayo sa rear seat. Yung details po ng door sidings nito, same lang naman. Ay, mukhang maluwag ang rear seats nito ah. Tara, pasok tayo. May dalawang aircon vents po dito. Meron ding dalawang cup holders dito sa ibaba. Sa headroom guys, wala akong masabi. Ang taas-taas pa ng allowance, so isang dangkal pa siya. Sa legroom, sobrang luwag niya. Yan guys, kitang-kita naman bago pa tayo pumasok. Sinabi ko na talagang maluwag yung headroom, yung legroom nito. Kapag kakaupo, sobrang comfortable siya. Sarap niya kupuan. Kahit na tatlo kayong matataba dito sa likod, feeling ko kakasya naman kayo. Yan, tulad ko, ang taba-taba ko, pero parang kasya pa naman ang dalawang mataba dyan. Maraming salamat, sir!